Good morning po sa ating lahat. Kumusta po? Sana'y lagi kayong in good health at masaya. Welcome po to the Contemporary Tagalog Bible Reading. Ako po si Silver. Ang mission ko po ay magbasa ng Biblia araw-araw na kasama kayo upang maging bahagi ang salita ng Diyos sa ating buhay. Episode 141 na po. May 21st na. Patuloy po nating alamin ang mga nasusulat tungkol sa ating Panginoon. Samahan niyo muli ako at kapit-bisig tayo as we continue the journey to finish the Bible in a year. Sa araw na ito, tatapusin na po natin ang librong 1 Samuel at babasahin natin ang tatlong huling kabanata nito, ang chapters 29, 30, and 31. Kaya tara na, basahin na natin. Tinipon ng mga Filisteo ang lahat ng sundalo nila sa Afek at ang mga Israelita naman ay nagkampo sa may bukal ng Jezreel. Habang nagmamartsa papunta sa labanan ng mga pinuno ng mga Filisteo, kasama ang mga sundalo nilang nagkagrupo ng 100,000 na kasunod naman kina Haring Akish, sina David at ang kanyang mga tauhan. Pero nagtanong ang mga pinuno ng mga Filisteo kay Akish, "Ano ang ginagawa ng mga Hebreyong yan dito?" Sumagot si Akish, "Ang taong yan ay si David, na opisyal ni Saul, na hari ng Israel. Mahigit isang taon ko na siyang kasama, at magmula noong tumakas siya kay Saul hanggang ngayon, wala akong nakitang masama na ginawa niya." Pero nagalit sa kanya ang mga pinuno ng mga Filisteo. Sinabi nila, "Pabalikin mo sila sa bayang ibinigay mo sa kanila. Hindi siya dapat sumama sa atin sa pakikipaglaban. Baka kapag nakikipaglaban na tayo, tayo ang patayin niya para mawala ang galit ng kanyang amo sa kanya. Hindi ba't siya ang pinarangalan ng mga babae ng Israel habang sumasayaw sila at umaawit ng 1,000,000 ang napatay ni Saul, tigsa 10,000 naman ang kay David?" Kaya tinawag ni Akish si David at sinabihan, "Nagsasabi ako ng totoo sa presensya ng Panginoon na buhay na mapagkakatiwalaan ka. Kung sa akin lang gusto kong sumama ka sa pakikipaglaban ko dahil mula pa noong araw na sumama ka sa akin hanggang ngayon, wala akong makitang masama sa iyo. Pero walang tiwala sa iyo ang ibang pinuno. Kaya umuwi ka na lang at huwag kang gagawa ng kahit anong hindi nila magugustuhan. Umuwi ka ng matiwasay." Tinanong siya ni David, "Ano po ba ang kasalanang nagawa ko mula nang sumama ako sa inyo hanggang ngayon, mahal na hari? Bakit hindi ako pwedeng sumamang makipaglaban sa mga kaaway niyo?" Sumagot si Akish, "Alam ko na mabuti kang tao tulad ng isang anghel ng Diyos, pero ayaw kang isama ng aking mga commander sa labanan. Maaga kang bumangon bukas at tumuwi ka kasama ang mga tauhan mo bago pa sumikat ang araw." Kaya maagang bumangon sina David at ang kanyang mga tauhan para bumalik sa lupain ng mga Filisteo. At pumunta naman ang hukbo ng mga Filisteo sa Jezreel. Nakarating si David at ang mga tauhan niya sa Ziklag ng 3rd araw. Sinalakay ng mga Amalika ang Negev at Ziklag. Nilusob nila ang Ziklag at sinunog ito. Binihag nila ang mga babae at ang lahat ng tao dito, bata man o matanda. Walang pinatay kahit isa, pero binihag nila ang mga ito sa kanilang pag-alis. Nang makarating si David at ang mga tauhan niya sa Ziklag, nakita nila na nasunog na ang kanilang lugar at ang kanilang mga asawa't anak ay binihag. Kaya si David at ang mga tauhan niya ay umiyak ng gusto hanggang maubusan sila ng lakas dahil sa pag-iyak. Kasama sa mga bihag ang dalawang asawa ni David na si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na taga Carmel na biyuda ni Nabal. Sobrang nag-alala si David dahil masama ang loob ng kanyang mga tauhan sa pagkabihag ng mga asawa't anak nila at balak nilang batuhin siya. Pero pinalakas siya ng Panginoon na kanyang Diyos. Kaya sinabi ni David sa paring si Abiatar na anak ni Ahimelech, "Dali mo sa akin ang espesyal na damit ng pari." Dinala nga ito ni Abiatar sa kanya. Nagtanong si David sa Panginoon, "Habulin ko po ba ang mga sumalakay sa amin? Matatalo ko po ba sila?" Sumagot ang Panginoon, "Oo, habulin mo sila. Siguradong matatalo mo sila at maililigtas mo ang mga bihag."
Kaya lumakad si David kasama ang 600 niyang tauhan at nakarating sila sa lambak ng Bezor. Nagpaiwan doon ang 200 niyang tauhan dahil pagod na sila para tumawid pa sa lambak. Pero nagpatuloy si David sa paghabol kasama ang 400 niyang tauhan. Makita ng ilang mga tauhan ni David ang isang Ehipsyo sa bukid. Dinala nila ito kay David at binigyan nila ng tubig at tinapay. Binigyan din nila ang Ehipsyo ng kaperasong tuyong igos at 2 tumpok ng pasas. Dahil 3 araw na siyang hindi kumakain ni umiinom. Pagkatapos niyang kumain, nanumbalik ang kanyang lakas. Tinanong siya ni David, "Sino ang amo mo? Taga saan ka?" Sumagot siya, "Isa po akong Ehipsyo at alipin ng isang Amerika. Iniwan ako ng amo ko. 3 araw na po ang nakakaraan dahil nagkasakit ako. Bigla po naming sinalakay ang mga Kereteo sa Negev, sa lupain ng Juda at ganoon din ang katimugang bahagi ng Negev na tinirhan ng mga angkan ni Caleb. Sinunog din po namin ang Ziklag." Nagtanong si David sa kanya, "Masasamahan mo ba kami sa mga taong bumihag sa pamilya namin?" Sumagot siya, "Opo, kung maipangako nyo sa pangalan ng Diyos na hindi nyo ako papatayin o ibabalik sa aking amo, sasamahan ko po kayo sa kanila." Kaya sinamahan ng Ehipsyo sina David sa mga Amerika. Doon nadatnan nila ang mga Amerikang nagkakalat at kumakain, umiinom at nagkakasayahan. Dahil marami silang nasamsam sa lupain ng mga Filisteo at Juda. Sinalakay sila ni David at ng mga tauhan niya mula sa paglubog ng araw hanggang sa kinagabihan ng sumunod na araw. Walang nakatakas sa mga Amerika maliban sa 400 kabataang lalaki na sumakay sa kamelyo nila at tumakas. Nabawi ni David ang lahat ng kinuha sa kanila ng mga Amerika pati ang 2 niyang asawa. Walang nawala, bata man o matanda, lalaki man o babae o kahit ano sa mga nakuha ng mga Amerika. Nabawing lahat ni David ang mga ito. Pagkatapos nakuha rin niya ang lahat ng tupa at baka at pinauna ng mga tauhan niya ang mga hayop na ito sa harapan ng iba pang mga hayop habang sinasabi, "Ito ang mga samsam para kay David." Nang makarating na sina David sa lambak ng Bezor, sinalubong sila ng 200 niyang tauhan na hindi nakasama dahil sa sobrang pagod. Lumapit sina David sa kanila at binati nila ang mga ito. Pero may masasama at walang silbing mga tauhan na nagsabi, "Hindi sila dapat bigyan ng bahagi ng mga nasamsam natin sa Amerika dahil hindi naman sila sumama sa atin. Kunin na lang natin ang mga asawa at anak nila at umalis na sila." Sumagot si David, "Mga kapatid, hindi tama iyan. Huwag ninyong ipagdamot ang mga ibinigay ng Panginoon sa atin. Iningatan niya tayo at tinulungang magtagumpay sa ating mga kaaway. Sino sa tingin niyo ang makikinig sa inyo? Dapat bigyan ng lahat. Pareho lang ang bahagi ng mga nagpaiwan para magbantay sa kagamitan at ng mga sumama sa labanan." Ang tuntuning ito ay ginawa ni David para sundin ang mga Israelita at ipinapatupad pa rin ito hanggang ngayon. Nang dumating sila sa Ziklag, pinadalhan niya ng ilang bahagi ng mga nasamsam nila ang mga kaibigan niyang tagapamahala ng Juda. Kasama ang mensaheng, "Ito ang regalo ko sa inyo galing sa mga nasamsam namin sa mga kaaway ng Panginoon." Ipinadala ang mga ito sa mga sumusunod na bayan, Betel, Ramoth, Negev, Jatir, Aroer, Sifmot, Estomua, Rakal, sa mga bayan ng mga Jaramelita at mga Kineo, sa Horma, Bor, Ashan, Atak, Hebron at iba pang mga lupain na kanilang napuntahan. Nakipaglaban ng mga Filisteo sa mga Israelita sa bundok ng Gilboa. Maraming namatay sa mga Israelita at ang iba sa kanila ay nagsitakas. Hinabol ng mga Filisteo si Saul at ang mga anak niyang lalaki at pinatay nila ang mga anak niyang sina Jonathan, Abinadab at Malki-Shua. Matindi ang labanan ni na Saul at ang mga Filisteo. Tinamaan siya ng pana at malubhang nasugatan. Sinabi ni Saul sa tagapagdala ng kanyang armas, "Bunutin mo ang iyong espada at patayin ako. Dahil kung hindi, silang mga hindi nakakakilala sa Diyos ang papatay sa akin at pagtatawanan pa nila ako."
pero natakot ang tagapagdala niya ng armas na patayin siya. Kaya kinuha ni Saul ang sarili niyang espada at sinaksak ang sarili. Nang makita ng tagapagdala ng armas na patay na si Saul, sinaksak din niya ang kanyang sarili at namatay sa tabi ni Saul. Kaya nang araw na iyon, namatay si Saul, ang tatlo niyang anak na lalaki, ang tagapagdala niya ng armas at ang lahat ng tauhan niya. Nakita ng mga Israelitang nakatira sa kabilang bahagi ng lambak ng Jezreel at sa kabilang ilog ng Jordan ang pagtakas ng mga sundalong Israelita at pagkamatay ni Saul at ang kanyang mga anak. Kaya iniwan nila ang kanilang bayan at nagsitakas. Dahil doon, pinasok at tinirhan ng mga Filisteo ang mga bayang ito. Kinabukasan ng pumunta ang mga Filisteo sa bundok ng Gilboa para kunin ang mahahalagang bagay sa mga namatay na sundalo, nakita nila ang bangkay ni Saul at ang kanyang tatlong anak. Pinugutan nila ng ulo si Saul at kinuha ang kanyang armas. Pagkatapos nito, nagsugo sila ng mga mensahero sa buong lupain ng Filisteo para ibalita sa templo ng kanilang Diyos-Diyosan at mga kababayan ang kamatayan ni Saul. Inilagay nila ang armas ni Saul sa templo ng diyosa nilang si Ashtoreth at isinabit ang bangkay nito sa pader ng lungsod ng Bethshan. Nang mabalitaan ng mga taga Jabes Gilead ang ginawa ng mga Filisteo kay Saul, lumakad ang lahat ng matatapang nilang mandirigma ng buong gabi hanggang sa makarating sila sa Bethshan. Kinuha nila ang bangkay ni Saul at ang kanyang mga anak mula sa pader ng Bethshan at dinala sa Jabes at sinunog ang mga ito roon. Pagkatapos, kinuha nila ang mga buto, inilibing sa ilalim ng punong tamarisko sa Jabes at nag-ayuno sila sa loob ng 7 araw. Babasahin na natin ang huling bahagi ng chapter 11 sa Juan, ang verses 55 to 57, at itutuloy natin sa chapter 12, 1 to 19. Nang malapit na ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng paglampas ng anghel, maraming tao mula sa iba't ibang bayan ng Israel ang pumunta sa Jerusalem upang isagawa ang ritual na paglilinis bago magpista. Hinanap nila ng hinanap si Jesus at nagtatanungan sila roon sa templo, "Ano sa palagay ninyo? Paparito kaya siya sa pista?" Nang mga panahong iyon, ipinag-utos ng mga mamamahalang pari at ng mga pariseo na ipagbigay alam ng sino mang nakakaalam kung nasaan si Jesus upang madakip nila. 6 araw bago dumating ang pista ng paglalampas ng anghel, pumunta si Jesus sa Bitanya kung saan nakatira si Lazarus na muli niyang binuhay. Kaya naghanda sila roon ng hapunan para kay Jesus. Si Lazarus ay isa sa kasalo ni Jesus sa pagkain. Si Martha ang nagsilbi sa kanila. Kumuha si Maria ng kalahating litro ng purong pabango na gawa sa halamang nardo na mamahaling pabango. Ibinuwas niya ito sa paa ni Jesus at pinunasan ang kanyang buhok. At humalimuyak ang pabango sa buong bahay. Ang isa sa mga tagasunod ni Jesus na naroon ay si Judas Iscariote na magta-traidor sa kanya. Sinabi ni Judas, "Isang taon na sweldo ang halaga ng pabangong yan. Bakit hindi na lang yan ipinagbili at ibinigay sa mahihirap ang pera?" Sinabi niya ito hindi dahil nagmamalasakit siya sa mahihirap, kundi dahil isa siyang magnanakaw. Bilang tagapag-ingat ng pera nila, madalas niya itong kinukupitan. Pero sinabi ni Jesus, "Hayaan mo siya, ibinuhos niya ito sa katawan ko bilang paghahanda ng aking libing. Lagi niyong nakakasama ang mga mahihirap, pero ako'y hindi niyo laging makakasama." Maraming Hudyo ang nakabalita na nasa Bitanya si Jesus, kaya nagpuntahan sila roon. Hindi lang dahil kay Jesus, kundi upang makita rin si Lazarus na muli niyang binuhay. Kaya binalak din ng mga namamahalang pari na ipapatay si Lazarus. Dahil siya ang dahilan kaya maraming Hudyo ang humiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. Kinabukasan, nabalitaan ng maraming tao na dumalo sa pista na papunta si Jesus sa Jerusalem. Kaya kumuha sila ng mga palaspas at sinalubong si Jesus. Sumisigaw sila, "Purihin ang Diyos! Pagpalain ang dumarating na ito sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain ang Hari ng Israel." Nakakita si Jesus ng isang batang asno at sinakyan niya ito gaya ng nakasaad sa kasulatan.
Huwag kayong matakot, mga taga Zion, makinig kayo, paparating na ang inyong hari na nakasakay sa isang batang asno. Hindi pa maintindihan noon ng mga tagasunod ni Jesus ang ginawang iyon ng mga tao, pero nung makabalik na si Jesus sa langit, saka lang nila naintindihan iyon na nakasaad sa kasulatan. Marami ang nakasaksi ng muling buhay ni Jesus si Lazarus, at ipinamalita nila ang pangyayaring ito. Kaya marami ang sumalubong kay Jesus dahil nabalitaan nila ang ginawa niyang himala. Dahil dito, nag-usap-usap ang mga Pariseo. Tignan ninyo, sumusunod na sa kanya ang lahat ng tao at wala tayong magawa. Ang chapter 118 verses 1 to 18 po ng Salmo ang babasahin natin sa araw na ito. Pasalamatan ng Panginoon dahil siya'y mabuti. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan. Ang lahat ng mamamayan ng Israel ay nagsasabi, ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan. Ang lahat ng mga angka ni Aaron ay magsabi, ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan. Ang lahat ng may takot sa Panginoon ay magsabi, ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan. Sa aking kagipitan, dumulog ako sa Panginoon at ako'y kanyang sinagot at iniligtas. Kasama ko ang Panginoon, kaya hindi ako natatakot. Ano ang magagawa ng tao sa akin? Kasama ko ang Panginoon, siya ang tumutulong sa akin. Makikita ko ang pagkatalo ng aking mga kaaway. Mas mabuting manalig sa Panginoon sa halip na magtiwala sa tao. Mas mabuting mananalig sa Panginoon sa halip na magtiwala sa mga pinuno. Napaligiran ako ng maraming bansang kaaway ko. Ngunit sa kapangyarihan ng Panginoon, sila'y tinalo ko. Totoong pinaligiran nila ako, ngunit sa kapangyarihan ng Panginoon, sila'y tinalo ko. Sinalakay nila ako na parang mga pukyutan, ngunit sila'y napatigil agad na parang sinusunog na dayami na madali lang mapawi ng apoy. Dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, sila'y tinalo ko. Puspusan nila akong sinalakay at halos magtagumpay na sila, ngunit tunulungan ako ng Panginoon. Ang Panginoon ang aking kalakasan at siya ang aking awit. Siya ang nagligtas sa akin. Naririnig ang masayang sigawan ng mga mamamayan ng Diyos sa kanilang mga tolda dahil sa kanilang tagumpay. Ang Panginoon ang nagbigay sa kanila ng tagumpay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Panginoon ang nagbibigay ng tagumpay. Hindi ako mamamatay, sa halip ay mabubuhay, at isasalaysay ko ang ginawa ng Panginoon. Kahit napakatindi ng parusa ng Panginoon sa akin, hindi niya niloob na ako'y mamatay. Sa pagtatapos ng ating episode sa araw na ito, babasahin natin ang Kawikaan chapter 15, ang verses 24 to 26. Ang taong marunong ay daan patungo sa buhay na sinusundan at iniiwasan niya ang daan patungo sa kamatayan. Wawasakin ng Panginoon ang bahay ng hambog, ngunit iingatan niya ang lupain ng byuda. Muli na naman po nating natapos ang isang bahagi ng Biblia na nagbibigay ng kaliwanagan at karunungan upang maging mas malinaw ang ating pang-unawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Kung meron po kayong mga prayer requests, mga katanungan, or encouragement, i-private message niyo lang po ako. Salamat po muli. Ako po si Silver. Sa pahintulot po ng ating Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Nandito muli ako bukas at hihintayin ko kayo. Bye!